Good morning guys, welcome sa RJ's Farm. So update lang tayo sa ating farm. Bali nung nakaraang linggo, hinarvest yung palay dito, yung kay Tangray. And then kahapon, hinarvest naman yung mga mais natin. So yung farm natin naka-expose na, or kita na siya mula rito, maliwalas natin yan. And then, dahil medyo maluwag na yan, pwede na tayo magsimulang mag-develop ng mga gagawin natin sa farm or mag-expand. Agayin ito, andito yung mga kasama ni Tatang, si Naba, tsaka si Bulig. Hinuhukay nila yung paglalagyan ng tosang or drainage. Kasi hindi natin pwedeng takpan yung drainage dito. Pag walang drainage dito, yung ibang mga pananim doon or yung mga ibang lupa doon, pag nagtag-ulan, baka lulubog kasi walang drainage or outlet. So ayan. Nandito yung lumang drainage na dati. Kasi natabunan na siya. Ayan, nandun siya. Ayan yung lumang drainage. So ang ginagawa nila ngayon, hinuhukay muna nila tapos ilalaglag to. Pero papasabi kay Ken ka po na kaya asukan. Kaya walang mayat mo. Tulak mo mo yun ba? O, alin. Ang hindi yan, hindi man papasok yan. Kailangan ka tutulak. Kailangan ka na. Alin ba, kaya niya malalam. Malalam. Lumatasin yan. At yun ako, kapako na kami rin. Wala na yung magpayo bro. O, yun niya ako. Ako, pagyakot pa. Di ba? So ito na yung makikita natin sa farm. And then ito, yan ang kalsada niya. Bali kulong pa tong tambak niya. Ang gagawin natin, sudsod or kukuha tayo ng lupa dyan sa kabila. Dahil mataas naman kasi yan eh. Mataas na parte ng lupa yan. Kaya okay lang na kuhanin ng konting lupa sa taas o topsoil niya, para idudugtong yung maabot yung kalsada rito, para makapasok yung mga motor o kaya yung 4 wheels papasok dun sa farm. And then itong maisa na to, itong sa lupa natin, hindi naman natin to muna gagamitin lahat. So ang gagawin natin, kukuha lang muna tayo ng konting ano muna dun sa lalagyan ng kubo or sa farm, kasi ito pwede pantam nan to. Sayang naman kasi kung mula dito lalagyan na natin ng bakod tapos nakatiwangwang lang yung lupa doon. Sayang naman, hindi naman natin talaga mapupuli develop yan. So ang gagawin natin, kukulang muna tayo ng konti. Siguro mga after 1 year kukuna naman, expand na naman ulit natin. So mahirap kasing pagandahin yung ano, pag malaki yung space, maaksay sa budget. So ang gagawin natin, yung muna konti lang muna yung kayang pumasok ng mga sasakyan, mga 4 wheel, tsaka makapagpag sa baba. Para isang problema dito yung mga senior, hindi nila kayang lakarin, kasi kahit sabi mong malapit, pero sa mga senior medyo malayo, mahirap na sila maglakad. So ito yung gagawin natin yan, mga mula dito sa kalahati nung mula rito hanggang RJ Farm, kalahati yung gagamitin natin. So kukulan tayo ng kalahati, and then dahil nagsimula na nga yung pagpapagawa ng drainage, tapos susunod na yan yung ano, maglalagay tayo ng mga poste na bakal dito sa gilid, para lalagyan natin ng ganito, yung sala-sala lang muna, para hindi pa natin pwedeng gawin simento kasi continuous pa yung expansion natin. So sayang naman kung sisimento yun na tapos titibigan din ulit, para ano. So pag nakaka-final na, doon natin i-sisimento rin. So mga hanggang dito muna siguro, magmula rito yung gate, para makapasok yung mga 4 wheel tsaka sasakyan. So siguro this week darating na yung tractor, o yung gagamitin dito yung pan-tractor, kasi may attachment siya na parang
bulldozer sa likod. Yun ang gagamitin natin pang sudsud ng lupa. And then once na nasudsud na yan, matataas siya. Kailan taasan to para hindi siya lulubog or hindi siya mababasa yung mga tanim natin, kasi kailan itaas ng konti. So pagkatapos niyan eh, pwede na natin ilipat yung kubo niyan, yung swing, tsaka yung puso sa banda doon, para medyo makakagalaw na tayo ng maayos. And then magsisimula na rin tayo magtanim-tanim ng mga bulabulaklak or mga ornamental plants. Yan. So yun yung ampalayahan. Ito na yung itsura ng farm natin ngayon. Medyo maluwag na yung space na gagalawan natin yan. Bali, adjust natin tong kubo, yung puso, tsaka yung swing. So, ayan yung na-harvest na mais. Siguro after mga 4 days lang or 5 days, yung kolong-kolong yan, pwede nang bumaba dun para dumiretso na rito. So, hindi na tayo maglalakad. Hanggang dito, kaya na may pasok yan. Kasi matigas naman tong pinagtaniman ng mais yan, kasi hindi naman pinatubig yan. Ayan, tuyo na nga eh. Then i-check muna natin yung nagawa nilang drainage doon, yung nilubog nila. So ito na yung nabaon nila. Yun, namaso na pala nila eh. Ayan o. Ayan. Maandar na siya ulit. Kasi patubig yung mga nag-aampalaya. So kailan talaga ng drainage dito. Kasi pag hindi natin nilagyan yan, malulunod yung mga ampalaya nila. Ayan. Bali, tatlo lang yung nailagay na tang. Bali, tatlo pa lang yung nailalagay. So, yung isa niya, nilalagay natin doon sa farm. And then, papatubigan ni Tatang itong tubig. Papatubigan ni Tatang itong lupa. Para tumigas o magpasinsin siya. Para bukas, pwede na natin daanan ng tricycle. Tsaka nilinis din niya yung pinaglagyan ng tambak, kasi itong kalsada rito ginagawang solar dryer ng mga nagbibilad ng talay. So medyo dumumi, maraming alikabok. Pero nakakaya naman sa kanila, kaya ayan, dinidiligan ni Tatang. So yun lang muna ang update natin sa farm, and then lagi nating i-update itong mga gagawin ng ating sa farm sa simula ng ating pag-de-develop niya. Yun lang muna at maraming salamat.